Dati po, construction ang aking trabaho. Pero nag-start na po kami ng farming ng onion. Doon po, unti-unti, nababago po yung estado ng buhay namin. Pagka sa sibuyas po naman po ay pag maganda po ang presyo, maganda ani, maganda rin po ang kita. Pagbubukid po, talagang marami din po talagang pagsubok na pwedeng pagdaanan. Katulad po ng mga bagyo, ang sibuyas po ay inaatake ng mga uod. Pero naranasan din po namin na mabagyo. Manghihinayang ka na po kasi pinapanood na lang po yung punla na nasira ng bagyo. Ganun. Siyempre po, pinagpaguran na rin namin yun na trabahuhin, pagandahin, tapos isang iglap, bagyo lang, sisira. Naranasan po namin na nabagyo yung aming produkto. Sakto naman po na may programa ang Sure makahiram ng punan. Ginamit po namin pambili ulit ng bini para makapagpunla ulit po. Tapos pag-aani po, magandang ani, maganda ang presyo. Bayad din po agad para sa susunod makaulit na naman. Nakahiram po kami sa agri-negosyo dahil sa co-op namin, sa Good MPC. Ako po ay nakahiram na 50,000 pesos na nagamit ko po sa pamuhunan sa pagsisibuyas po. Pag sa labas po ng utang, 5% per month. Ganun po, napakalaki po. Kaya malaking bagay po sa amin yung anyo. Pagkaani po, ang maganda ang kita, pinabayaran agad yung mga obligasyon na pagkakautang kasi mayroon na po pag hindi mabayaran ay hindi na makaulit. Sir Loren, bilang isang borrower at isang kasapi ng kooperatiba ay responsableng kasapi. Dahil ang mga nahihiram niyang puhunan ay naibabalik niya sa tamang oras at patuloy siyang tumatangkilik sa mga serbisyo ng kooperatiba. Nung nagsimula pa lang kami, lalo sa pagbubukid, talagang sadya po maliit ang aming bahay. Kumpara po ngayon ay nakapagpatayo na po ng sariling bahay, nakabili ng mga motor sa sasakyan, nakapagpaaral ng maayos ng mga anak, nakabibigay yung mga pangangailangan nila, mga basic needs ng mga bata po. Kailangan po talagang sipag lang, tiyaga, malakas ang loob. Pagka may struggle na naranasan ay huwag agad susuko. Kumbaga laban ulit, bangon yan, try ulit para makabawi. Ganun lang naman po sa pagbubukid. Ang pagsasaka, hindi sila dapat na matakot pumasok dito kasi kung bumagsak ka sa pagsasaka, magsaka ka uli kasi babalik at babalik sa'yo yan. Hindi habang buhay, malulugi ka. Sa ACPC naman po ay maraming salamat po. Sana po ay meron pa rin mga programang ganon, makapagpahiram pa rin sila ng maliliit na farmers para po mas lalong umangat yung kanilang pamumuhay.